Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid sa ating pakikiisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipinalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagbabago at nagliligtas sa atin at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, iniibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsan sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto,
at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dinding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, kawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga.
purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanganan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanganan. Buong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanganan. Magsitayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo't dadalin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang misang ito ay para sa kanila. Kinikilala natin ang mga gawain ng internasyonal na ahensya tulong sa simbahan na nangangailangan, sa Ingles, Aid to the Church in Need, ang acronym nila ACN, Aid to the Church in Need, tulong sa simbahang nangangailangan.
Sinabi, sapagkat ang namumuno dito sa Pilipinas, Arsobispo Socrates Villegas, sapagkat pinagdiriwang natin ang 5 taong biyaya ng Kristyanismo, ang sabi ni Archbishop Soc, walang 500 taong biyaya kung walang 500 taon ng pagmamartir, pagdanak ng dugo, pag-aalay ng buhay. Kalakip kasama sa ating pagiging Kristiyano, ang kasaysayan ng istorya ay mga nag-alay ng buhay. At ang ating mga santo, Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calunsod, Pinoy na nag-alay ng buhay, dumanak ang kanilang dugo, kasama ang kanilang kwentong nagbibigay halimbawa sa atin. Yan ang istorya ng Kristyanismo sa ating bansa. Meron ding mga santo ngayon, ngayong araw na ito, mga martir galing Vietnam, si San Andres Dunglac at mga kasamang martir. Ang kanilang pag-aalay ng buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin. Kakambyo muna ako ng kaunti upang ipaliwanag ang ating mga pagbasa. Propeta Daniel ang unang pagbasa, sapagkat yung mga makapangyarihan, mga naghahanap ng ambisyoso sila, political na kapangyarihan ng poder, nasa taas sila, nangingibabaw. Kawawa naman ang mga nasa ilalim. Kung sino makapangyarihan, masusunod ang kahit anong kagustuhan nila, sapagkat sila'y hari. Ano ang sabi ng propetang Daniel? Kasi si Daniel may kakayahang mag-interpreta ng mga pangitain, mga palatandaan. Nagtaka yung hari ng Babylon, si Nebuchadnezzar. Meron siyang piging, mga piling panauhin, mga sikat, alta sosyedad. May kamay na nagsulat sa pader. Oh, nagulat sila. Ano to? Anong sinulat? Mene, Tekel, Parsil. Ano yun? Papaliwanag ko po. Mene, bilang na ang mga araw mo, yung kaharian. Alam mo kung sino ka eh. Bilang na ang mga araw mo. Tekel, tinimbang ka, ngunit kulang. Parsil, paghahati-hatiin ang iyong kaharian. Ulitin ko po, ito po'y interpretasyon ko. Mene, Tekel, Parsil, mene. Menumero na ang kaharian mo. Mene, menumero na ang kaharian mo. May bilang na, may numero na ang mga araw mo. Mene, menumero na. Tekel, tatakalin ka, ngunit ikaw ay hindi sapat. Tekel, tatakalin ka, takalan, susukatin ka, at ikaw ay kulang, tinimbang ka, ngunit kulang. Mene, menumero na. Tekel, tetekelin ka. Parsil, pirapiraso. Parsil, pirapiraso. Pupunitin, magiging maliit ang iyong kaharian. Kaya yung mga nag-aambisyon, may mga political na pampalaki ng ulo, oh,
Nasa ilalim ko kayong lahat. Ang Panginoon, huling linggo natin ito, si Jesus, ang hari ng mga hari, siya ang ating ultimong hari, hindi yung mga hari. Kaya, leksyon, aral para sa atin. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, paalala po sa atin na tayo'y maghanda sa pagdating ng Panginoon. Uusigin tayo, patuloy tayo maging tapat. Tinatalima natin ang kanyang kalooban. Sumusunod tayo. At sa pagsunod natin, hindi naman tayo sinasabitan ng medalya. Hindi naman tayo nabibigyan ng apresyasyon. Imbis, pinaparusahan tayo, kinukutya tayo, inaalipos na tayo, may persekusyon ng mga Kristiyano, inuusig tayo. At ang mapagkakanulo pa sa atin, mga kakilala natin, baka kapamilya pa natin at kaibigan, maging matatag tayo hanggang dulo. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, nasa tabi kita, hindi kita iiwanan. Nakakatakot, mga kapatid. Nanganggab ba tayo? Sino maggustong mamatay? Ang motibasyon nating puro at dalisay ay magmahal sa Kanya at maglingkod. Kaya lang nga may presyo ito, ang katapatan, ang paglilingkod. Ang gantimpala naman natin, hindi dito sa mundong ito, ngunit sa kabila. Ang sinabi, sino maging tapat hanggang sa kaduluduluhan, makaabot tayo sa pinakadulo. Ang ating gantimpala ay buhay na walang hanggan. Kaya nga naman, mga kasama, ulitin ko po, pag-uusig, persekusyon, tayo po'y tao rin, magpakatatag tayo. Alalahanin natin ang sakripisyo ng mga nauna sa atin at mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon at henerasyon na patuloy na nagbibigay ng pagsasaksi sa Kanya. Kahit na ba napakalayo, kahit napakahina ng boses, tapat pa rin sila. Tayo po ang komunidad ng Nazareno. Patibayin natin ang kaugnayan natin sa isa, isa't isa. Sila'y mga kapatid natin. Kailangan nila ang kanilang, kailangan nila ating tulong. Tumugon po tayo sa pamamagitan ng suporta, sa pamamagitan ng panalangin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga martir sa araw na ito, San Andres Dumlac at mga martir ng Vietnam, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque lalo na, salamat San Roque. Nawa, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng tapang, bigyan tayo ng tibay ng loob upang hindi matakot. At buong pagmamahal nating sambitin na tayo para sa Kanya, tayo Kristiyano, mabubuhay at mamamatay tayo bilang Kristiyano. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Lumuhod po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumalaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malwalhating dugo ng mga martir, ating itugon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon.
mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itutugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga propesyonal at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit sa pananampalataya sa kanya. Pagkaanin mo ang sakit na aming nadarama, Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pithaya at ikapambanatiling matatag ng mga nagdarilita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiising ang mga ngalan mo sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mo sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at ang iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banhal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalagad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap, subong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahonan ng pandemya, lalo-lalo na ang mga naglingkod sa simbahang ito. Papasukin po niyo silang lahat sa kalangitan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, kaysa ni San Jose ng kanyang kabyak na puso, kaysa ng mga apostol, San Andres Dunglac at mga kasamang mga martir, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ang lakas doon. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
ngayon at magpagkailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal, isugong mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sandi buman aking buhay, sandi buring iaalay, sandi bukong kamatayan. Sa palad mo ilalaan.
Sanlipo man aking buhay, bawat isa'y ialay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangha ay suko mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlipo man aking buhay, sanlipo ring iaalay, sanlipo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlipo man aking buhay, sanlipo ring iaalay, sanlipo kong kamatayan. Sa palad mo ilalaan. Ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapaghawakan ang katotohanan, at ipagkalaw mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dadako na po tayo sa rito ng pagsisindi ng kandila. Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patutuon ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap alang-alang sa mga kaluwatian ng Diyos sa ating naririnig, ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan at sa mga nagdurusa dahil sa pandemyang ating hinaharap. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan. Bagaman hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapailan lang ay nagwika. Magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag, at isinalin ng tao ang liwanag sa kanilang anak, at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang taong malaon ang nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag, at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagniningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang dilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya na sa pasimula pa ay naroon na at dumating sa mundo. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyan daan ng dilim ang isang bagong umaga, isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangasa ng taong angkinin ito at ariing sa kanila, subalit hindi magagapi ang liwanag.
Isinalin ang liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos na nagsali nito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinalin ang liwanag sa mga taong naghangad-unawain ang mga nilikha ng Diyos at mamangha dito. Isinalin ang liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhod ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.